Patay ang angkas na isang motorsiklo matapos magulungan ang isang pampasaherong bus sa Quezon City. Ang naka-aksidenteng bus misto lang nakikipagkarera at wala pa raw sa bus lane. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Kitang-kita sa CCTV ang pag-arangkada ng mga bus na ito habang pinapagitnaan ang mas maliliit na sasakyan gaya ng motor at kotse kahapon. Misto lang nakipagkarerahan pa ang bus na ito. Sabay kabig pa kanan, kaya ang motorsiklo nawala ng kontrol. Maya-maya ay pumailalim na ito sa isang bus. Kapansin-pansing bahagyang umangat ang bus dahil nagulungan ng mismong itaas na bahagi ng katawan ng backride sa motor. Makikita sa gilid na bahagi ng bus ang gasgas matapos itong dumikit sa motor na nooy sumemplang. Nadala pa sa ospital ang driver pero dead on the spot ang 34 taong gulang na babaeng backride na nakilalang si Leonila Monica, isang teacher. Siyempre sa laki ng bus at saka maraming laman, makikita mo nung nasa gasaan yung bahagi ng bus umangat. Agad namang sumuko ang 38 taong gulang na driver ng bus na nakilalang si Norly Mantos. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas na sa simula pa lang ay may paglabag na ang driver ng mga sangkot na bus. Pare-parehong nasa labas ang yellow lane ng mga bus. Wala sa bus lane. Hindi tumatakbo sa bus lane. Kasi ito bus lane, ito motorcycle. Yun, private na doon. Tingnan natin, nasa gitnang gitna na, hindi lang gitna, nandun na sa... Halos kinain niya na yung innermost. Para na sandwich nila yung motor. Yung parehong bus yan. Oo. Reckless imprudence resulting in homicide at physical injury and damage to property ang posibleng ikaso sa driver ng bus na nakasagasa. Habang pinag-aaralan naman ng pulisya ang pwedeng ikaso sa naunang bus sa dahilan kaya nangyari ang aksidente. Cesar Apolinario, GMA News.